Hello everyone! Welcome back again to another video. Nung nakaraan, tinuruan ko kayo kung paano ba gamitin ang Zoom meeting. Flashback. Today, tuturuan ko kayo kung ano ba ang makikita natin sa Zoom meeting at kung paano natin sila magagamit. End of flashback. At ngayong araw, may kinalaman rin dyan yung pag-uusapan natin. Dahil tuturuan ko kayo ng ilang mga tips and tricks kapag gumagamit tayo ng Zoom meeting. Kahit na alam na natin kung paano gamitin ang Zoom meeting, malamang na may mga features pa rin ito na hindi pa natin alam. Kaya dyan na papasok ang ating tip number 1, joining audio in Zoom meeting. Na-experience nyo na rin ba ito na kailangan nyo pang pindutin lagi itong join audio kapag pumapasok sa Zoom meeting? Di ba parang mas maganda kung automatic na siyang naka-join audio para hindi na natin laging pipindutin yan? Alam nyo ba na mayroong paraan para magawa yan? Ipindutin nyo lang itong information button sa taas, pagkatapos itong settings button naman ang pipindutin ninyo. Sa audio settings, scroll down lang ng konti at lalagyan natin ng check itong automatically join audio when joining a meeting. Problem solved! Pero ano kaya itong checkbox sa baba niyan? Diyan napapasok ang ating tip number 2, mute your mic when joining a meeting. Dahil naka-join na agad ang audio natin, maririnig na natin agad yung mga... Dahil naka-join na agad yung audio natin sa Zoom meeting, maririnig na natin yung mga tao na nandun sa meeting na yun. Kaso ang problema, maririnig rin nila tayo. Halimbawa, naka-open yung electric fan natin at nag-cause yun ng ingay, mapupunta sa atin yung attention ng mga taong nasa Zoom meeting. Kaya lalagyan lang natin ang check itong mute my microphone when joining a meeting. Sa paggawa niyan, hindi na nila tayo maririnig kapag bagong pasok pa lang tayo sa Zoom. At ngayon tapos na tayo sa audio tips and tricks, punta na tayo sa tip number 3, virtual background. Hindi ba maganda ang background sa bahay mo? Alam mo ba na mayroong virtual background ang Zoom meeting na pwede mong gamitin para mas maging presentable yung background mo? Dito ulit sa settings, sa background and filters, pwede na tayong pumili ng background na depende sa preference natin. Kaso may problema. Nasasakop tayo ng virtual background na nilagay natin. Pero para matanggal yan, tatanggalin lang natin yung check dito sa I have a green screen. At ayan, okay na yung background natin. Pwede rin tayong pumili ng virtual background mula sa files natin. Pipindutin nyo lang itong plus sign at add image. Tapos nyan, pwede na tayong pumili ng background dito sa files natin. Ngayong tapos na tayo dyan, punta na tayo sa tip number 4. Automatically turn off your video when joining a meeting. Di ba minsan dahil late na tayo, kailangan na nating mag-join agad sa Zoom meeting. Ang kaso, hindi pa tayo nakabihis. Kaya kung mag-join tayo agad at naka-turn on agad yung video natin, pwede nilang makita na hindi pa pala tayo nakapag-uniform. Pero para maayos ang problemang yan, punta ulit tayo dito sa settings, sa video. Lagyan natin ng check itong turn off my video when joining a meeting. Pero depende naman yan sa inyo kung lalagyan nyo ng check yan. Ngayong tapos na tayo sa video tips and tricks, punta na tayo sa last. Ito ang tip number 5, keyboard shortcuts. Talagang marami tayong kailangan gawin kapag nasa Zoom meeting. Baka kailangan nating mag-raise hand, mag-mute or unmute. Baka gusto rin nating tignan yung participants o kaya naman mag-chat sa ibang mga tao na nasa Zoom meeting. Pero di ba mas gusto natin na magawa yan sa mas mabilis na paraan? Kaya titignan natin yung mga shortcuts dito ulit sa settings. Sa keyboard shortcuts, makikita na natin ito. Talagang marami tayong magagamit na keyboard shortcuts kapag nasa Zoom meeting. Halimbawa, Alt-A para makapag-unmute, Alt-V para makapag-on-cam, Alt-Y para makapag-raise hand, Alt-U para ma-open yung participants window, Alt-H naman para sa chat window, at lastly, Alt-Q para makapag-leave. Pero baka sabihin nyo dahil nakarating na tayo sa leave, dito ko natataposin ang video. Pero dyan kayo nagkakamali dahil bibigyan ko pa kayo ng bonus tip, ang automatically adjust your microphone volume. Bigla na lang bang humihina yung microphone nyo or lumalakas hanggang sa hindi na kayo maintindihan ng participants ninyo? Maayos natin yan dito ulit sa settings. Sa audio, tatanggalin lang natin yung check nitong automatically adjust microphone volume.
Pagkatapos, i-adjust na natin yung mic natin ng medyo malakas. Pero huwag niyong itodo kasi imbis na lumakas, hindi na tayo maririnig ng mga participants kapag nilagay niyo yan sa pinakamataas. At dyan na nagtatapos ang video natin na ito. Kaya kung may natutunan kayo, huwag na kayong mahiyang mag-like, comment at subscribe. I-share nyo na rin sa iba para pati sila ay mag-enjoy sa ganitong mga tutorials. Salamat po ulit sa panonood and goodbye!